In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Defeating Beelzebul. Paano po natin matatalo ang demonyo sa buhay natin? Especially when we are even accused to be Beelzebul himself, like Jesus was excused to be by the power of Beelzebul that he drives out demons. Medyo masakit po yun. The evil thoughts, the pessimism, the evil intents around us. He never be defeated by the Beelzebul around us. Ano po yung gusto ko sabihin? Kumisan, dumarating din yung demonyo sa buhay natin. When the good you do is not appreciated, but it is misconstrued. Ang masakit yung gumagawa ka ng kabutihan, tapos minamasama. Demonyo po yun. When you are suspected and your good intentions are taken negatively, that's the work of the devil. When they keep a suspicious eye on you as you go on your way, that is evil. Parang binabantayan ka, naghihintay lang silang magkamali ka. As if they are promoting the evil around us, or they hurl painful accusations against your best efforts. Minsan, bigay ka na, tapos mamasamain pa rin nila. Yung salitang minamasama, sila yon. Yung masama nang gagaling sa isip nila, sa salita nila at pagtingin nila. This is the experience of Jesus. And he was never insulted or never defeated by it. Intentions cannot be seen per se. Pag gumagawa ka ng mabuti, hindi naman nila nakikita, nasa puso mo. Good works are palpable, nakikita, and evident, obvious. But the intentions underneath are not apparent, hindi halata, hindi nakikita. Just continue to do what you have to do with your clean intentions. Never apologize to anyone who misunderstood who you are or misunderstood your good intention. Huwag kang magpasorry sa mga taong sila na mismo minamasama pa ang ginagawa mo. Jesus did not apologize to them because he never did anything wrong. They only accused him wrongly. Instead of being defensive about who you are, they only show their real thoughts. Be thankful and say, I will consider your opinion. But that's your opinion, thank you. When you judge another, you do not define them, but you define yourself. How you judge other, anong pagtingin mo sa ibang tao, hindi yun yung talagang pagtingin mo sa ibang tao, kundi yun din ang pagtingin mo sa sarili mo. It's a projection of yourself. Kaya ang minamasama mo lahat na kikita mo, baka naman nakatago yung masamang nasa kalooban mo. Remember, their opinion does not represent reality. It's for your consideration graciously, but their opinion is better to be kept by them. They are not yours anyway. Every person has an opinion. Bawat tao, kunyari, mayroong kang kaklase, 30. They have 30 opinions about you. But what is important is what is your opinion about yourself. Ang mas mahalaga, hindi yung pagtingin lang ng tao para sa'yo. Ang mahalaga, how do you see yourself? Ano yung tingin mo sa sarili mo? Pag naniniwala ka sa sarili mo, alam mong kalooban mo, malinis, then let others take good care of their own opinion. God knows what is in your heart. Sabi po ng isang writer, si Khalil Gibran, sabi, to understand the heart and the mind of the person, do not look at what he has already achieved, but what he aspires for. Huwag mo lang tignan kung ano yung nagawa niya. Kumisan, baka nagawa niya, konti pa lang. O hindi pa successful. Baka nagkamali pa siya. Ang tignan mo, ano talaga ang talagang aspiration niya, yung pangarap niya, na ano yung talagang tagimpan na kembye. How do we defeat Beelzebul? Paano natin natatalo demonyo? Una, believing, maniwala ka.
Jesus never doubted the love of the Father. He never doubted himself. He believed in his mission. He believed in the Father. He believed in himself. Alam mo, self-defeat is the playground of the devil. Self-doubt is the hangout of the devil. Kung mayroong coffee shop, yung devil, yung self-doubt, yung self-defeat. Pag ikaw mismo nagdududo ka sa sarili mo, ba, ang saya-saya ng demonyo. Hindi na siya magtatrabaho kasi kuhang-kuha ka na niya. Huwag kang magpatalo sa ganyan. Believe in God. Believe in Jesus. Believe in yourself. And believe in the people around you. Do not believe on people who doubt you. Because if you doubt yourself and you believe on people who doubt you, all the more you'll go down. Ikalawa, how do you defeat the devil? Trust. Maniwala ka. I mean, trust in the goodness of other people. Pagparati kang nag-iisip ng masama sa iba, ang tawag sa atin, praning. Praning. Yung hindi nakakatulog, napupuyat, parang overthinking about ano kayang ginagawang masama ng ibang tao. Trust in the goodness of people. Maniwala tayo sa kabutihan ng mga tao. Minsan, totoo may pagkakamaling mga tao. Totoo naman yan. Tayo lahat. Sama po ako dyan. Nagkakamali po tayo lahat. Pero sa kalooban ng bawat tao, kabutihan ang talagang pakay. May pagkukulang o, pero wag natin ikalat yung pagkukulang na maliit kumpara sa kabutihan ng kalooban. Trust in truthfulness. Because truthfulness is from God. Ang maging totoo sa ating sarili. Hindi muna, do not judge others. Ang sarili muna natin, ang tingnan natin, kalooban natin, ginagawa natin, inisip natin. Skepticism, mistrust, and suspicions are implanted in you to live in paranoid. Sabi nga, parang praning sa English, paranoid. That is the territory of the devil. Sabi the evil spirit, di kunyari, yung evil spirit, nasa loob ng isang tao, lumabas siya. I shall return, sabi ng demonyo, no? I shall return to my home which I came from. But upon returning, it finds it swept and clean and put to order. Hindi na gusto ng demonyo yon. Kasi pagkapasok niya, malinis niya yung kalooban mo, maniniwala ka na sa kabutihan, then there's no place the devil can really thrive. And lastly, isang tanda para matalo ang demonyo sa buhay mo, magpatawad ka. Forgive. All-powerful God, the power of God over sin is forgiveness. Hatred, resentment, revenge fuel the evil spirits. Naniniwala ka na pag hindi ka nagpapatawad, hawak na hawak ka ng demonyo. Kasi yung kamalian, masamang nagawa ng mga tao sa iyo, o hindi mo mapatawad ang sarili mo, then hindi mo talaga inayang ang kasalanan ng iba till take over your mind, your life, and your disposition. Keeping grudges is allowing Beelzebul to silently creep into our hearts and into our minds. Allowing anger because of the wrong acts against you in the past consumes our better side. Forgiveness melts, washes away, and dispowers the evil one. Gusto mong matalong demonyo? Gusto mong matalong demonyo? Ang gawa ng demonyo, yung masama, kasalanan, yung nagawa sa'yo. E di, magpatawad ka. Talagang mawawala yung mga kasalanan na gawa ng demonyo. When you forgive, you disempower the evil one. That's why the power of God, and you say, I believe in God, the powerful Almighty, all-powerful God. Hindi naman because He created heaven and earth, totoo naman yon. He created everything that we have and He can destroy everything. Hindi lang yun yung power ng Diyos. Ang power ng Diyos, He can forgive any sin. And we can be like God in power when we can also forgive like Him. Remember Jesus? When He was hanging in the cross, anong sinabi niya? Hindi siya matalo ng demonyo tsaka kasalanan ng ibang tao.
Sabi, Father, forgive them, for they do not know what they do. Natalo ba siya? Hindi. Natalong demonyo ang kasamang ginawa sa kanya. Because up to the end, Jesus was forgiving. May kukwento po kasi nyo na sa nung panahon namin, mayroong twilight zone. Mas lumang twilight zone. Mga 30 minutes lang yata yun. May kwento, ganito yung sitwasyon. May isang lalaki, nawalan siya ng trabaho. Nung nawalan siya ng trabaho, umuwi sa bahay. Malungkot na malungkot. Kinwento niya sa kanyang asawa, nawalan ako ng trabaho, sabi niya. Ang ginawa pa ng asawa, pinagalitan pa siya. O paano niyan? Magbabayad tayo ng kuryente. Ang bahay natin, binabayaran natin. Dami nating credit card na binabayaran. Nag-aaral yung mga bata, yung kotse, utang natin. Paano tayo niyan? Napagalitan pa siya sa asawa niya. Tapos, lumapit siya sa kanyang anak na babae. Sabi niya, nawalan akong trabaho. Sabi, gusto niya palabas yung sama ng loob kasi malungkot siya. Yung anak niyang babae, hindi man siya pinakinggan kasi nanonood ng TV, no? Dinakasan yung TV. Tapos yung lalaki, sabi niya, may anak pa siyang lalaki. My son, I want to talk to you. I lost my job. I sorry, Dad. I have a date. Lumabas yung anak niyang lalaki, medyo binatan. May date sa barkada niya. Tapos, tumawag sa mga kaibigan niya sa telepono. Busy lahat. Hindi siya pwedeng kausapin. The man was all alone. He was in a suit. Nakagaling siya sa trabaho. Tapos, ang ginawa niya, nagpunta siya sa isang bar. Uminom siya ng alak. Uminom siya ng alak. Malungkot siya, malungkot. May lumapit sa kanya, mukhang businessman. Naka-Amerikana. Poging-pogi. Magandang boses. He offered him a deal which no one can resist. Kasi, di ba, may tawag na kapit sa patalim. Pag nangangailangan ka, kahit ano, susunggaban mo na. Sabi ng, yung palang lalaking naka-Amerikana at saka naka-suitcase na mukhang businessman na nag-offer. Demonyo? Kasi pinakita, mayroon siyang tail. Tapos, sabi, I offer you a job. I offer you not a job. Hindi kita bibigyan ng trabaho. Ang offers ko sa'yo, magiging sa'yo ang kumpanya mo. Huh? You'll be the big boss. Huh? At yung mismong big boss mo, you can fire him. I will offer you a better wife. Palitan mo na yung asawa mo. Bibigyan kitang bagong asawa na hindi na magagalit sa'yo. I will give you a better family and friends who will always be there for you. I give you all of this, even all the money that you need. Kaya lang, may isang request ako sa'yo. Give me your soul in exchange. Ibigay mo sa akin ang kaluluwa mo. Tell me, whatever you want, I will do it for you. Sabi na itong demonyo. Sabihin mo lang, kahit anong gusto mo, gagawin ko para sa'yo. Sabi ng demonyo. Ito lalaki, umiinom siya ganon. Sasabi, ay siguro matatalo na ito sa demonyo. Wala siyang trabaho. Pinagalitan siya ng asawa. Iniwan siya ng mga anak niya, busy mga kaibigan niya. Wala siyang makapitan. Ito demonyo, inooferan lang kumpanya, bagong pamilya, mga kaibigan na magiging tapat sa kanya. Kaluluwang bibigay niya. Pero alam niyo, kahit lasing na medyo tipsy na yung lalaki, hindi siya natalo ng demonyo. Sabi ng lalaki, is that true? You will do whatever I will tell you? No? Gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo? Oh, sabi ng demonyo, yes sir. Kala demonyo, kuha niya. Sabi lang nung lalaki na may problemang malaki, get lost. Get lost, mawala ka dyan. Nawala yung demonyo. Yes, that's true. When you only say no, you make a decision, the devil have no power over you. That is the gift of God to us, your freedom. I will say no to self-defeat. I will say yes to believing in myself. I will say no to doubt. I will say yes to trusting. And in this way,
the devil will be lost. Anything motivated by evil and self-interest will not last. Only God and goodness remains. To defeat Beelzebul, believe, trust, and forgive. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.